ika-14 na araling, ang Islam, ang Agham at ang Ebolusyon. Modulo 7. Ang Agham at pangrelihiyong banal na kasulatan. Yamang ang konklusyon ng Agham ay saklaw ng kalikasan at ang saklaw ng mga argumento ay walang katiyakan, sumunod dito na ang tinatawag nating siyentipikong mga interpretasyon ay hindi dapat itinuturing na ganap. Ang mga ito, gayunpaman, ay ilang mga bagay na hindi tayo dapat nagdududa tungkol dito, tulad ng ang pagiging bilog ng mundo, ang pagkakaroon ng grabidad o bigat at ang pagtambilog na kalikasan ng mga orbito. Ang siyensya ay ang paggamit ng dahilan sa kalikasan ng mundo. Hangad nito na maunawaan kung paano gumagalaw ang mundo. Tumutukoy rin ang Quran sa likas ng pambihira at hindi maiiwasan na may direktang mga salungatan sa siyentipikong mga pagpapasya. Kapag umusbong ang hindi pagkakasundo, ay walang dahilan upang matakot o itanggi ang talata ng Quran na hindi naaayon sa Agham. Ni maaaring gamitin ng sino man ang sitwasyong ito upang ang kinin na ang Quran ay mali. Para gawin ito, dapat ay ipalagay na ang siyentipikong mga pagpapasya ay totoo sa isang ganap na diwa at hindi nagbabago. Ito ay malinaw na hindi totoo. Ipinakita ng kasaysayan na binabago ng siyensya ang mga palagay o pagpapasya nito. Ang paniniwala dito ay hindi nangangahulugan na ang isang tao ay kontra sa Agham. Isipin kung gaano natin mapapaunlad kung ang mga dalubhasa sa Agham ay hindi pinapayagan na tutulan ang mga nakaraang mga pagpapasya. Wala sana. Ang siyensya ay hindi pangangalap ng walang hanggang katotohanan at kailanman ay hindi para sa isa't isa. Yamang may mabuting pagtatalo upang patunayan ang pag-aangkin ng Quran ng pagiging salita ng Allah. Sa gayon, kung ang pagkasalungat ng Quran ay may limitadong kaalaman ng tao, ito ay hindi dapat magdulot ng malaki at matibay na pagkalito. Tandaan, ang Allah ay may larawan at mayroon lamang tayong isang lugar kung saan binubuo ang imahe. Hanggang noong 1950, ang lahat ng dalubhasa sa pisika kasama ni Einstein ay naniniwala na ang sandaigdigan ay walang hanggan. Sinusuportahan ito ng lahat ng datos at ang paniniwalang ito ay salungat sa Quran. Ngunit ang Quran ay tahasang ipinahayag na ang sandaigdigan ay may isang pinagmulan. Ang bagong mga pagsusuri gamit ang makabagong malakas na mga teleskopyo ay ginawa ang mga dalubhasa sa pisika na ibaba ang matatag na estado ng modelo o ang walang hanggang sandaigdigan. At palitan ito ng modelo ng Big Bang, ang sandaigdigan na may isang pinagmulan, humgit kumulang mga 13.7 bilyong tao na ang nakalipas. Kaya, ang siyensya ay sumunod sa Quran. Katulad na nangyari sa pananaw ng Quran sa araw, ipinahayag ng Quran na ang araw ay may orbito. Ang mga astronomo ay hindi sumang-ayon. Sinasabi na ito ay hindi gumagalaw. Ito ang pinakadirektang pagsalungat sa pagitan ng pagsusuri ng mga dalubhasa sa Agham at Quran. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkatuklas sa Hubble na teleskopyo, ang mga astronomo ay binago ang kanilang mga palagay at nakita na ang araw ay umiikot sa gitna ng Ariwanas o landaan ng bituin sa kalawakan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang Quran ay isang libro ng Agham. Ito ay isang libro ng mga palatandaan. Quran ay hindi nagbibigay ng anumang mga detalye na may kinalaman sa likas na phenomena. Karamihan sa mga bagay ay tumutukoy nito ay maaaring maunawaan at mapatunayan ng ating mga mata. Ang pangunahing layunin ng mga talata na tumutukoy sa kalikasan ng mundo ay upang ipakita ang isang metapisikal na lakas at karunungan. Ang kanilang tungkulin ay hindi kabilang ang pagpapaliwanag sa siyentipikong mga detalye. Gayunpaman, ang talakayang ito ay hindi dapat naghihikayat sa mga Muslim at mga relihiyosong tao na itanggi ang siyentipikong mga palagay. Ang gawin ito ay walang katotohanan. Maaari nating praktikal na tanggapin ang mga konklusyong pang-Agham at bilang mga huwarang gumagawa ng tungkulin. Ngunit kung may anumang bagay na sumasalungat sa revelasyon, ay hindi mo dapat tanggapin ang konklusyong pang-Agham sa sistema ng iyong paniniwala. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Muslim ay hindi kailangang itanggi ang ebolusyon ng Darwinian. Maaari nila itong ipraktikal na tanggapin bilang pangkasalukuyang pinakamahusay na modelo. Ngunit unawain na ang ilang mga aspeto nito ay hindi maaaring itugma sa pagsang-ayon sa kaugalian. Tandaan, dahil lang ang isang bagay ay pangkasalukuyang pinakamahusay na modelo, hindi ito ang ganap na katotohanan. Mahalaga rin na tandaan na ang siyentipikong kaalaman at ang banal na revelasyon ay may dalawang magkakaibang mapagkukunan. Ang isa ay mula sa limitadong kaisipan ng tao, ang isa ay mula sa Allah.